Ang pananalasa ng bagyo sa England at makapigilin ang pagsagip sa isang aso sa Amerika. Yan at iba pang balita abroad sa pagtutok ni JP Soriano. Nauwi sa tensyon ang isang sentencing hearing sa Las Vegas sa Amerika. Sa gitna kasi ng pagdinig, biglang tumakbo papunta sa presiding judge ang hinatulang lalaki at inatake ito. Agad tinulungan ng mga court personnel ang judge na tumama ang ulo sa semento. Nagpumiglas pa ang lalaki pero nailabas din siya kalaunan sa courtroom. Hindi malinaw ang motibo sa pag-atake ng hinatulan. Pero ilang sandali bago niyan ay hiniling niya sa korte na maging maluwag sa kanya. Nagsisimula pa lang daw siya makarecover sa kanyang mental illness at hindi dapat makulong. Sa Amerika pa rin, malapilikula ang pagsagip ng US Coast Guard aircrew sa asong nahulog mula sa isang bangin sa Oregon. Kailangan gumamit ng helicopter para malapitan at makuha ang aso. Sa huli, ligtas na naibalik ang aso sa dalawang may-ari na yumakap pa sa Coast Guard bago umalis para ipagamot ang alaga. Maayos na ang kalagayan ng aso na nagtamo ng kaunting sugat. Halos matangay naman ang cellphone na nag-record ng video na ito dahil sa lakas ng hangin na dala ng Storm Henk sa England. Nag-iwan ng baha at kaliwat-kanang pinsala ang bagyo sa timog na bahagi ng Britain at Wales. Nagdulot din ito ng kawalan ng kuryente at matinding traffic. Makapigil hiningang performance naman ang nasaksihan ng mga residente sa Chile. Tumawid lang naman sa mahigit 200 metrong slackline ang lalaking ito sa taas na 164 feet. Ang kanyang performance naging hudyat ng inaugurasyon ng isang local theater festival kung saan pwedeng manood ng iba't ibang show sa mga pampublikong lugar sa bansa. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.